Edwin Valero ng Pilipinas, minaliit ng maskuladong kalaban. Ayun, pinatumba niya sa round 2 lamang. May isang boksingero ang ating bida, ang naging isa sa pinakasikat na boksingero sa buong bansang Australia. May isang boksingero ang nagmula sa bansang Brazil, ang may halimaw na record. 21 wins with 21 KO, 100% knockout power ratio. Sanay na sanay ang boksingerong ito sa malalaking kalaban. At kahit gaano pa kalaki ang kanyang mga kalaban, knockout ang inaabot sa kanya dahil sa kanyang halimaw na galawan. Pero ang Brazilian boxer na ito na may halimaw na record ay nawasak at pinabagsak ng isang payat at patpati na Pinoy sa bansang Australia. Kaya naman ang girlfriend ng kalaban ay napapicture pa sa ating bida. Si Chamberlain Igbao Aziz o mas kilala bilang Jack Aziz ay nagmula sa Davao City. Malaperitel po ang istorya ng ating bida dahil sa kanyang murang edad ay sumakay na ito sa isang maliit na bangka upang makapunta ng Maynila. Dala ang kanyang pangarap na maiaho ng pamilya sa hirap. Siya ay nakipagsapalaran upang matupad ang pangarap. Ngunit pagdating niya sa Maynila ay bigo itong makakuha ng trabaho dahil masyado pa itong bata. Kaya naging palaboy siya at tumira sa bangketa. Buti na lang siya ay may nakilala na kumupkop sa kanya. Ginawa siyang boy at tindero sa tindahan ito. Naging kargador rin siya ng soft drinks sa tindahan ng may-ari ng gym na sakto naman na kaibigan ni Manny Pacquiao. Pinapanood lang ni Jack Aziz ang mga boksingero hanggang siya ay nagka-interest na dito. Nagkaroon ng boxing match at siya ang nagwagi. Nakitaan talaga siya ng talento sa pagiging isang boksingero. Sunod-sunod ang panalo niya sa mga laban sa Pilipinas. Pero dahil maliit lang ang kitaan noon, ay hindi kasya para makatulong sa pamilya. Dito niya naisip na makipagsapalaran at pumunta ng Australia. Hindi naman siya nabigo dahil nakilala niya dito si Brendan Smith, ang may-ari ng Smithy Promotion. At dito na siya gumawa ng kasaysayan at naging sikat na boksingero sa bansang Australia. Naging laman siya ng mga balita sa Australia dahil sa kanyang sunod-sunod na panalo, lalo na nang talunin niya ang isang nakakatakot na Brazilian na boksingero. Jack Aziz has claimed the Super 8 title in an explosive bout against Jamie Hill in Toowoomba on Saturday night. Eight fighters progressing through two pools to reach the grand final. Oh no, he's bloody quick. One of the biggest fights of his life as he puts his IBO super featherweight belt on the line next month. The championship means more to Aziz than anyone could ever imagine. It marks his rise from homeless street kid to a world champion. Life has thrown more than its fair share of haymakers at the 33-year-old. As an 8-year-old in the Philippines, Aziz boarded a boat to Manila knowing no one to earn money for his family. I'm picking up rubbish and for buy food for me. Araw ng Biyernes, October 31, taong 2014, sa Rumors International Arena, Toowoomba, Queensland, Australia. Dumayo ang isang Brazilian na boksingero. Si Isaiah Santos Sampao ay may perfectong record na 21 wins, lahat ay sa pamamagitan ng KO, 100% knockout power ratio. Makakalaban niya rito ang ating pangbato na naging boksingero sa bansang Australia. Si Jack the Assassin Aziz ay naging kampiyon noon ng WBA o siya na super featherweight title. Sobrang angas ng entrada ng Brazilian na boksingero, habang crowd favorite naman po ang ating pambato. Maskulado at puro tato ang kalaban. Gigil na gigil itong talunin agad ang ating kababayan. Round number 1, medyo payat lang ang Pilipino, habang maskulado at wakin bordado ang kalaban ng ating pambato. Nagtansyahan ng lakas ang dalawang boksingero at naging maganda ang palitan ng mga ito. Thank you.
Sa round number 2, dito natatapusin ang ating kababayan, ang halimaw na boksingero na kanyang kalaban. Inabangan talaga ni Jack Assis ang bawat galaw nito para maipatama niya ng perpekto ang kanyang napakalakas na counter na kamao. Sa lubha ng pinsala ay tumaob ito at hindi kaagad nakatayo, kaya diniklarang panalo ang ating pambato. Hiyawan ng mga tao sa bansang Australia dahil sa husay ng Pinoy na nagbigay ng entertainment sa kanila. Tinanghal si Jack Assis na bagong kampiyon na boksingero at hinangaan talaga siya ng gusto ng mga Australiano. Isang Pinoy na boksingero ang nangarap para maiyaho ng pamilya sa hirap. Pumunta ng Australia at talagang nagsumikap, hindi sumuko para matupad ang pangarap. Ganito si Jack Assis at ito ang kanyang alaman. Ang Diyos ay mabuti, ibibigay sa iyo lahat ng iyong pinapangarap. Basta't pagsumikapan mo ito at samahan mo ng dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat.